sa junk shop, meron siya mga price list. Pero alam mo ba, na kagaya nitong bakal, sa kanila, kapag ikaw ay tauhan nila o ikaw ay binigyan ng puhunan para ikaw ay mamili ng mga kalakal, ang tanggap nila ay ang per kilo ay 12. Pero kapag ordinaryong tao, nagbunta ka dun sa junk shop, pag nagbenta ka ng bakal sa kanila, doon mismo sa pwesto ah, babayaran nilang per kilo sa iyo ay 10. Pero yung mga ano, yung mga nakasakay sa motor, yung nangangalakal lang, ang bilhin naman nila sa tao 8 per kilo. So tumutubo yung mamimili ng kalakal ng kuha nila doon sa tao ay 8. So meron silang 8, 9, 10. So may tubo na sila doong 3 piso. Pag dinala pa nila sa pwesto, kukunin naman nung may pwesto ng 12. So meron silang meron silang 5 piso per kilo. So pag nakakuha sila sa loob ng maghapon ng mga 20 kilos, so sa 20 kilos noon may 5 pesos silang tubo. So malaki din talaga kinikita ng magkakalakal. So yung tansong pula, pero ang tanggap nila, kung ibibenta mo lang sa kanila, tatanggapin nila ng 210. Pag binili yan. Pero dun sa 210 na yun, may tubo na silang 10 pesos. Kasi ang tanggap naman nila ay 220. Pero yung tunay na presyo niyan, pumapatak niya ng 230. So, ano, meron pang mga yung ganun. Yung totoong presyo, 230. Pero pag solo ka lang, magbebenta ka ng tansong pula, ay, ang per kilo sa amin ni 210. Yun. Pero pag naganap ka pa na mas mahal, 220. Pag naganap ka pa na mas mahal, 230 talaga yung fix na presyo niya. So, may mga dito naman. Yung power supply, hard disk. So, naalala ko to kasi nung nagtatrabaho ko doon sa junk shop, yun, hindi ako makakabili ng maraming libro kundi dahil doon sa lugar na yun. And meron akong presyo na nilista ko. Kahit luma na itong papel na to, ito yung guide ko na yung pattern ko, ay yun pala yung presyo. So talagang ano lang, talagang distress to lang. Kasi kapag wala kang presyo, baka malugi ka. And syempre, may mga bagay talagang kailangan mo talaga, meron kang listahan. So may pera talaga sa basura, sa kalakal. So yun lang, and ang magkakalakal kasi sa maghapon nila, pinakamababang kita ng 500. Kung masipag ka, minsan, 1,000 talaga. Kumbawa, ang sa loob ng isang araw ay, 500 ang rate ng mag-construction. So, magkalating araw ka lang, may 250 ka na. So, malaking kinikita eh. Kung maghapon ka mga kalakal, mamimili ka ng kalakal sa kung meron kang sasakyan. So, minsan nakaka 1,000 talaga sila. So, ito ay yung presyo to, tinanong ko kay Kuya Tony, yung iba naman, yung kay isang sa kapatid niya, para meron akong presyo talaga, mga kalakal. So, nakatulong din sa akin itong pagkakalakal, kasi nung ang dami kong mga piyasa sa computer, yung mga bilibili sa akin, and binibenta ko naman talaga dun sa kalakal din. And tapos pag may kita na ako, bumibili naman ako ng libro. And yung lahat ng libro ko, galing talaga sa junk shop yun. And wala akong binibili na libro na galing sa mga, sa mga national bookstore kasi ang mamahal talaga. Pero sa Lucena, hindi ako nakakabili ng libro kasi doon ka naman, pag bumili ka ng libro sa junk shop, mas mahal talaga. Parang hindi mo pang bumili ka sa national bookstore. So yun lang, and short stories lang.